Magandang gabi, Pilipinas. Detalye ho sa ating po mga pangunahing balita. Kinumpirma ng isang mataas opisyal ng Philippine National Police o PNP na may natanggap silang destabilization threat mula sa hindi kilalang grupo bago pa magsimula ang election period nitong Enero. Sa harap nito, nakahanda naman ang pambansang pulisya sa anumang posibleng senaryo sa idaraos na halalan sa Mayo. Detalye mula kay Mar Gabriel. Bago pa man magsimula ang election period nitong Enero 9, may natanggap na raw na destabilization plot ang Philippine National Police. Ito ang kinumpirma ni PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, sa kanyang pagbisita sa Cebu City. Pero ayon sa opisyal, hindi pa nila matukoy kung saang grupo ito nagmula at kung gaano kaseryoso ang banta. Una nang lumutang noong nakaraang linggo ang impormasyon na maaaring magkagulo kung matatalo sa halalan si Vice President Lenny Robredo. Nagpahayag na rin ang suporta sa kandidatura ni Robredo si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison at inamin na isa siya sa mga tumatayong adviser ng Vice Presidente. Sa harap nito, tiniyak naman ni PNP Chief Police General Junardo Carlos na nakahanda ang PNP sa anumang senaryo na maaaring maganap sa araw ng eleksyon. Ayon sa General, aabot sa 40,000 miyembro ng Regional Special Operation Task Group ang una na nilang idineploy sa mga lugar na itinuturing na areas of concern. All the adjustments, nagmo-monitor na kami ng aning what's happening on the ground. So, pag meron pong nangyayari, immediately take necessary action. At kung nakikita namin may sobrang information or intelligence report, countermeasure or counteraction ang namin gagawin to prevent prevention and countermeasure. Kasama sa mga pinatututukan ni General Carlos, ang mga lugar sa Southern Luzon na pinamumugaran ng rebeldeng grupong NPA, gaya ng Bondok Peninsula sa Quezon Province. Dinagdag natin dyan isang platoon ng police to the southernmost part of the Bondok Peninsula kasi malayo to prevent any atomic incident sa Bulanay, San Andres, down to San Narciso. Yung pinakasentro niyan is mas malapit kasi yung big area is Katalawang, but we want them on the southern part of Bondok Peninsula. Pinababantayan na rin ng PNP ang mga lugar sa Bicol Region kung saan 22 bayan at lungsod ang itinuturing na election hotspot. Sa susunod na linggo, sisimulan na rin ng PNP ang pagpapauwi sa kanilang mga admin personnel na boboto sa mga lugar kung saan sila nakarehistro upang magsilbing karagdagang puwersa ng local police. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.